Ayun! So good evening sa inyo guys. Ngayon po ay April 28, 2021. At ayan, nabuhayan ng loob yung ating mga PSE traders saka investors kasi biglang sumambulat itong si PSE market natin. So nag-gain po tayo. Yung nakita ko sa kanya is more than 1.7%. So nag-close po tayo 6,469.14 naman. So very very good yung nangyari sa kanya. So mukhang malakas yung 6,300 level natin sa kanya kasi yung in-expect natin kahapon na baka mayroon pang malalakas na shakeout. So iba naman yung nangyari sa kanya. So may mga good news kasi kanina na naglabasan. So mamaya i-discuss natin para malaman natin. Kaya biglang umakyat po si PSEI. Pero yung ating net foreign naman sa kanya, negative pa rin. So yung nakita ko is negative 600 million naman. So dead cut bounce ba yung nangyari sa atin? So hopefully hindi naman. At siguro sana yan na nga po yung start ng reversal ng ating market naman. So sana nag-bottom na siya sa 6,377 naman. Okay, so dahil dyan, medyo naglundagan yung ating mga trending stocks. So si Dito, umakyat. Si ASN, hindi masyadong gumalaw. No? Si PHA, hindi rin. Or rather, gumalaw din siya. So yung mga winners of the day natin, si PMB, si Ever. So si APL, hindi naman masyadong gumalaw. Si Bull, ayan, so biglang sumambulat. Pero sabi kanina doon sa kanyang disclosure, postpone yung kanyang annual stockholders meeting naman. Okay, so pagsapan po natin ito kasama yung ating PSEI index naman. So as usual guys, kung bawa ka po dito sa ating trading channel, please don't forget to read po yung ating disclaimer naman sa kanya. So sabi ko lang sa inyo guys, ginagawa po natin to para mag-aral lamang dito sa ating stock market. So sana matuto tayo parehas gamit po yung tinatawag natin na technical analysis naman. And then yung decision sa pag-buy, pag-sell, or pag-hold ng mga stocks is kayo pa rin po yung magde-decide sa kanya. Kasi nga, merong risk kasi na involved dito sa ating stock market. Kaya nga madalas kong sabihin, doon lang tayo sa mga stocks na kilala natin or merong strong fundamentals para anytime na medyo bumagsak-bagsak yung PSEI kasama siya, hindi ka masyadong masi-shakeout naman sa kanya or i-manage mo na lang po yung risk na kasama naman sa about stocks na pinupuntahan natin. Okay? So sa mga bago po dito sa ating YouTube channel, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palavi Trader na YouTube channel. And then pasadami na lang po yung ating mga daily upload sa kanya. So purely technical analysis yung ating madalas na i-vlog sa kanya. And then pag may time tayo, nagre-review din tayo ng ating mga companies. Yung ating mga strategy is nandiyan na lahat. So tingnan nyo na lang po, mga sample lang naman yan. And then yung mga technical analysis, ito po yung sinasabi sa inyo na ginagawa po natin madalas dito sa ating review. Kaya kailangan kahit papano, meron kang konting understanding po ng ating mga technical indicators naman. And then yung ating fundamentals, ito yung madalas nating gamitin pag meron tayong mga kinakaharap na risk doon sa mga stocks na pinapasok naman natin. And salamat po doon sa mga patuloy na nagsusubscribe dito sa ating Palavi Trader na Crypto Cotona channel. So kahit medyo wala pa naman tayong ina-upload sa kanya, so sabi ko nga, piniprepare natin to. So titrade muna ako dito sa ating Binance platform para makabisado po natin yung mga features niya bago naman natin idiretso yung daily analysis naman natin sa kanya. So pasok ka lang dito guys. And then kung bago ka lang, kagaya ko dito sa crypto channel natin, so pwedeng pasadaan mo yung mga nauna nating blinag and then subscribe ka na lang para updated ka dun sa mga latest na i-upload naman natin sa kanya. And then follow mo ako sa aking mga social media. So kanina medyo natuwa nga tayo kasi first time natin makakita ng isang long red or rather long green candle dito po sa ating PSE market naman. So maraming din natuwa. So nag-comment yung ibang mga kasama natin dito. And then follow mo din ako dito sa ating Facebook page na Palavi Trader. So ganun din. Nagpo-post lang tayo mga infos about sa stock market. So punta tayo dito sa ating mga news. Galing naman dito sa ating Twitter account. So follow mo din ako dito guys. So yung mga na-retweet natin sa kanya, so ito yung mga nakita ko sa kanya. So si galing kay DA Market Securities, itong si SM. So mukhang nakuha na niya yung majority ng shareholders dito kay Tugo. So sabi niya, we are ready to go, sabi niya. So mukhang handa na para sa bagong management po itong si Tugo natin. At yan nga, magiging under na po siya ni SM Investments naman natin. So yung iba pang news, so ito nga, yung mga positive sentiment is galing pa rin dito sa ating mga mining sector. So tingnan natin mamaya kung ilang percent yung tinaas nila kasi karamihan sa kanila, sila pa rin naman yung gumagalaw
for the day naman. So ito yung isang good news na sinasabi ko sa inyo, kaya biglang gumanda po yung ano, yung galawan ng ating market kasi nagkaroon ng trend na pababa yung ating COVID cases. So 'di ba nung mga nakarang araw tataas 'di ba mga 10,000, 9,000, 8,000. And then suddenly ngayon nagkaroon tayo ng 6,895 cases plus yung mga recoveries natin is sobrang dami. So very very good news niyan tinanggap ng ating mga local investors kasi yung mga foreigners lumalabas pa rin naman. Anyway, meron na tayo nakita na pagka-downtrend po ng ating COVID cases. So ngayon 'di ba? Ngayon magkakaroon ng announcement si President Duterte kung anong klase ng quarantine classification. Pero most likely, yung mga nabasa ko sa kanya, i-extend yung ating MECQ pero parang selected areas. Yun yata yung proposal ng ating Metro Manila mayors, which is good kasi kahit papaano yung ibang mga businesses kung bumalik sila sa GCQ, magdo-normalize yung mga business po ng iba nating mga stocks dito sa ating PSE market. Kaya siguro, nagkaroon ng konting rally. Plus, yun nga, yung ating curfew, so hindi ko na nakita dito yung news, pero nabasa ko kanina. So, mukhang hinabaan na. So, dati kasi 8 p.m. to 5 a.m. yung ating curfew sa NCR Plus bubble natin. At ngayon is mapupunta na from 10 p.m. until 4 a.m. naman. So, medyo hinabaan po yung oras. So, siyempre, yung ating mga negosyo, makapag-open po sila ng medyo mas matagal. So, dagdag na rin po sa kita nila dun sa kanilang mga businesses naman. Okay po. So, dalawa, back-to-back yung ating good news and then hopefully, maganda yung news galing po kay President Duterte naman. So, yung ibang news natin, ayan. So, abangan natin to bukas ha. Yung sinabi ko sa inyo kahapon, itong si 2 Trade Asia natin. So, April 29, 5 p.m. So, meron dito. Kung gusto yung matuto about sa stock market, so pwede rin. Panoorin po natin to. So, habulin ko itong pinost natin 2 Trade Asia kasi parang merong pa-premyo dito eh. So, ayan o. Win a 25,000 starting fund. So, mali mo, makakukuha din tayo no, kahit meron na tayong 2 Trade Asia na account naman sa kanya. Okay po, so tingnan po natin yan. And then, yung iba pang disclosures or retweet natin. So, sabi naman ni Phil Stocks, AP first quarter net income plus 197% year over year. Ayan, so bumabagsak itong si AP natin. Pero ang ganda yata ng ang laki ng income naman niya. So, saan galing kaya itong income ni AP natin sa kanyang mga power facilities? To Trade Asia, DWC unit bag Samal Shore Property Management Contract. O yan, so good yan ha. Para dito kay DWC natin. Glow Chief joins board of Nasdaq-listed AI firm. Ayan, so mukhang mayroon yatang si Mr. Ernest Elku will be joining the board of Live Person or LPI listed in Nasdaq and global leader in conversational artificial intelligence naman. Ayan. So anyway, more on symposium yata to. ASN signed deed of assignment for yan. So ito yung news natin kay ASN. Meron siyang deed of assignment for property share swap with ACEIC. So ang mangyari nito, i-inject ni EIC natin yung kanyang assets dito kay AC Energy natin and then ito naman si ACEIC natin magsusubscribe dito sa shares kay ASN natin at medyo malaki din to 16.6 billion shares at yun nga lang mas mura siya 5.15 pesos per share naman. Anyway, lalaki yung asset nitong si ASN kaya lalong lalaki po yung revenue nitong si ASN naman natin. So palaki po siya ng palaki, 'di ba? Sabi natin, potential siya as a candidate for blue chip by June. So malalaman po natin yan kung matutuloy po itong si ASN naman natin. So BRN ABA enters in memorandum of understanding. So ito yung usapan natin kahapon. They entered for energy and mining ventures, 'di ba? Usong-usong ngayon yung ating energy sa mining. Kasi ito yung malakas ngayon na kumikita kasi yung ibang businesses is naapektuhan nga po ng ating mga lockdowns naman. So si Web book first quarter net income of 7.2 million. So medyo maliit lang. Reversal from the 1.5 million net loss. So medyo hindi masyadong kumikita pala itong si Web natin. And ASN starts Palawig solar operations. And so medyo alam na natin yan. So pasadaan nyo lang po. Ito, tapos meron tayong bago. Magkakaroon ng IPO itong si Del Monte natin. Laki naman ang bigat 44 billion IPO. So nakita mo na 'yung nangyari kay di ba? Kay DDMPR 22 billion 'yung IPO and then ngayon hindi pa rin maganda 'yung kanyang price action. So what more kung ganito kalalaki 'yung mga IPOs natin, di ba? Si Mondinese natin is
72 billion. So, laki na, di ba? So, maubos kaya yung pera ng, ano, ng PSE natin. And then, itong papasok, si Del Monte natin is 44 billion naman. Ayan. So, siguro, reviewin natin kung ano meron dito sa IPO nitong si Del Monte naman po natin. Okay? So, pasalan nyo na lang po kung anong mga na-repost natin dito na iba sa kanya. And then, sabi ko sa inyo guys, kung nag-aaral ka dito sa stock market and then gusto mo ng konting guide sa kanya, kung medyo lito-lito ka pa rin dito sa ating PSE, ano mga nangyari sa kanya, so pwede ako mag-guide sa inyo gamit po yung ating community dito po sa ating Patreon naman. Or gusto mo ng mga lectures, meron din po. So, pwede ko mamili kung ano po levels ang gusto mo dito sa ating Patreon account naman. So, close muna yan, May 2 yung ating opening naman sa kanya. Okay po. So, tingin tayo dito sa ating 2 Trade Asia. Ang ganda ng galawan po ng ating mga index kasi makita mo, dire-diretso pala yung pagtaas ng kanilang mga indices naman natin. Si mining pala hindi masyadong gumalaw, no? So medyo umakyat siya nung opening pero pagdating ng closing medyo hindi rin siya masyadong gumalaw. So ang mga gumalaw is lahat maliban dito kay mining. Pero marami ako nakita mining stocks na gumalaw nga kagaya ni na bull natin. Mamaya silipin natin kung ano po yung mga stocks na medyo maganda po yung kanilang galawan naman. So ang bumuhat sa atin, Easy Bloomberry. Ayan. So, ito yung isa na napapansin din natin ng nakaraan kasi ang lakas ng drop. Pero ngayon, tignan mo, medyo bumawi na siya. Ganon din si, di ba sabi sa inyo last time, medyo kapansin-pansin itong si GGS, saka si Ali, saka si Meg. Asan ba si Meg natin? Namula ba siya? So, hindi ko masyado makita. Pero sila yung makikita mo na talagang padoslos po yung kanilang chart. So, mga blue chips yan guys. Once magbalik yung good sentiment dito sa ating market, itutulak at itutulak po yan ng ating mga investors naman. Pero yun nga, pag tumingin ka dito sa ating foreign net foreign value natin, net foreign selling pa rin. So, lumalabas pa rin po yung ating mga foreigners naman sa kanya. So, makita mo dito, negative 617 million. Yung lumabas po na foreigners naman natin. So, excited lang yung ating mga locals kaya na itulak po si PSEI kasi meron nga tayong dalawang good news, bumababa yung ating COVID cases. Plus, ngayon, magkakaroon ng decision, ano ba, MECQ o GCQ, yung ating NCR plus bubble naman. So, kung merong good news yan, hanggang Friday, baka ituloy nitong si PSEI index naman natin. Okay, so tingin tayo dito sa ating charting sa kanya. So, medyo maganda yung nangyari kasi nag-touch tayo dito sa trendline na ginuguhit natin sa kanya last time. At nag-close nga tayo 6,469.14 naman. So, yung ating index, main index, is nag-gain po siya 1.77%. So, ang ganda ng galawan, di ba? So, binalik ko sa support natin 6,377 kasi parang fake naman yung breakdown natin kahapon sa kanya. Akala ko nga magre-retest tayo dito sa 6,200 pero dahil sa sobrang lakas, expect. Pupunta muna sa either may continuation ng rally or magsa-sideways muna itong si PSEI. Pero nonetheless, since naumpisa natin ng maganda yung galawan, in-expect ko may mga stocks yan na patuloy na igagalaw yung kanilang mga price action. Especially, congrats sa iyo kung hawak mo sina Ever sa kasi si PNB kasi ang lalaki po ng kanilang mga rallies naman. Ayan. So, dahil may good news, sentiment sa ating market, bantay-bantay tayo sa mga paborito natin stocks. At tingnan natin, baka meron tayong makuha ng mga magagandang trades naman sa kanya. Okay, so tingin tayo sa ating COVID cases para makita natin yung overall performance natin sa kanya. So makita mo, medyo drastic nga yung pagbagsak po ng ating daily cases. So medyo bumababa na siya for this week. So talagang effective yung MECQ natin sa kanya, di ba? So hopefully magtuloy-tuloy yan until bumalik ulit tayo dito sa 4,000 cases. Baka dyan magkaroon ng stable na occurrence naman yung ating COVID cases naman sa kanya kasi sana hindi na yan lumaki guys kasi tingnan niyo nangyari ngayon dito sa sa India. Pakita ko lang sa inyo sa kanya. So Delhi has cremated so many COVID-19 victims that authorities are getting requests to cut down trees in city parks to fuel the funeral pyres naman or pyres sa kanya. Ayan. So yung mga cremation natin, so na-overwhelm sila. So, ayan, sa sobrang dami po kasi nang namamatay, gawa po ng COVID dito sa India. So, yung mga hindi pa rin naniniwala sa COVID case, COVID natin, dapat maniwala na kayo guys kasi ang dami pong namamatay sa ibang bansa. Although, ayaw na ayaw natin yung lockdown sa Metro Manila, no choice naman yung ating government kasi yung vaccination, hindi pa naman mass talaga. So, konti-konti pa lang and then very limited siya. Kaya nga siguro, ang tingin natin, magbabalikan ulit yung ating mga foreign investors by May na kasi yun yung time na
papasok po karamihan po ng ating vaccines naman sa kanya. So, ingat po ha. So, totoo po yan yung ating COVID, yung mga hindi pa rin naniniwala sa kanya hanggang sa ngayon. So, tingin tayo dito sa ating US market. So, parang red sila ngayon. Kahapon is medyo sideways sila. Pero itong si European market, mukhang aarangkada ngayong gabi yung galawan po dito sa bandang Europe naman. So, maganda yung kanilang market. And then, pag in-scan mo at a-glance, yung ating ASEAN market is maganda-maganda po siya. So, kasabay natin itong si India. Bah, ganda pa ng index ng India. Oh. 1.61%. The rest, meron ng negative pero hindi naman ganun karami. So, yung trading environment natin, kahit medyo mapula itong si US market, hindi naman ganun kalaki. So, ibig sabihin, maganda yung trading environment natin. Plus, meron tayong good news sa ating bansa, dun sa ating mga COVID cases. So, nagsama yan. Maraming naging bullish for the day naman. Okay po. So, tingin tayo dito sa ating mga trending stocks. So, unahin po natin si Dito kasi maganda rin yung kanyang galawan for the day. So, pinag-usapan siya. So, medyo nagsubside yung kanyang sell-off. So, either may continuation tayo ng rally, nakapag-establish tayo ng support dito sa 9.87. Hopefully, bumalik siya ulit dito sa ibabaw ng ating MA20. Pero sa ngayon, ang overall picture is dahil isang candle pa lang naman, wala na tayo dun sa medyo malakas na pagbagsak. Either sideways lang tayo or hindi gumalaw ng konti itong si dito naman natin. So, medyo maganda po yung galaw ng RSI kasi medyo pabawi. Hopefully, magtuloy yan. And then, lumampas dito sa ating MA50 naman. So, hindi ba natuloy yung hindi natuloy yung pag-cross down ng ating MACD sa kanya dahil maganda nga po yung sentiment ng ating market naman sa kanya. So, tingnan natin dito sa ating 2 Trade Asia yung ating stock info. So, sino ba mga buyers saka sellers natin for the day? Tingnan natin ha. Si Call pa rin ang buyer natin saka si Timson. Ayan, tumulong si Timson. Pero ang dami nagbenta pala. O, tignan mo. Si Call users is 33%. So, foreigners ba? Ayun, meron siya net foreign buying. So, 1.9 million yung sumalo po ng foreigners naman sa kanya. So, nag-gain siya. Laki din. 4.82%. So, siguro umalis muna yung iba. Kasi makita mo, si Call naman dati lagi yung trade lang sa kanya pero lumabas kasi naka-gain siguro yung iba. So, ito yung first gain natin sa kanya for the past few days. Kaya nag-take advantage siguro yung ibang mga kasama naman natin sa kanya. Ayan. So, hopefully, bumalik yung sentiment dito kay dito si Yami Holdings. So, meron tayong nakitang pinupost sa ating Instagram. So, ang sabi dito, about sa D2C, pwede na pala ma-order sa Lazada natin. Ayan, so yung mga gustong mag-try, i-try nyo po and then tingnan natin kung mabilis nga po talaga itong si Dito. So meron na nagtitest dyan sa bandang Luzon. Kahit hindi pa naman officially announcement, sabi is meron na daw nasasagap na signal dito kay Dito Telecoms naman natin. Okay, so sana makatulong yung sentiment. So net foreign buying tayo sa kanya. Hopefully may kasunod pa. Next natin si ASN. So hindi naman masyadong gumalaw si ASN natin. So, meron tayong news sa kanya. Ito yung nabasa ko sa Twitter kanina. AC Energy formalizes property for share swap deal naman. So, magbibigay ng shares itong si AC Energy at a price of 5 pesos, yung nakita natin sa kanya kanina. And then, itong si AC EIC natin, magbibigay naman ng property sa kanya. So, ibig sabihin, lalaki yung property or yung revenues nitong si AC Energy natin kasi nga nililipat ni AC EIC natin yung kanyang assets naman dito kay AC Energy. So, kaya nga madalas kong sabihin, malaki talaga yung potential na balang araw magiging blue chips itong si ASN natin, especially yung na-review natin sa kanya, 'di ba? Meron tayong vlog about sa kanyang pagiging blue chip. So, kung hindi yung napanood, panoorin mo 'yon para mas maintindihan mo po kung bakit ganun yung assessment natin dito kay ASN naman natin. So, tingnan natin, net foreign selling yata itong si ASN. So, may gain naman siya, 0.2865%. So, ayan negative 3.5 million. So, nag-take profit yung iba or umalis muna. So, kasi ang daming nagtaasan na ibang stocks. Pero kahapon is 22 million yung nabasa natin, di ba, na pumasok dito kay AC Energy naman natin. So, anyway, at least maganda na yan kaysa naman bumagsak yung kanyang price, di ba? So, tsaga-tsaga muna doon sa mga may hawak sa kanya. So, nasa sideways condition tayo sa kanya. Maganda na nga lang na nag-rebound ng konti yung ating RSI. Pero yung MACD, hindi pa rin maganda. Tingnan natin na kami few days. Kasi kung maganda naman guys, ang environment ni PSEI natin, yung mga hindi gumalaw ngayon, susunod naman po yung mga yon. Sila po yung susunod na gagalaw. Hindi naman pwedeng isang stock lang yung tuloy-tuloy, di ba? So, nagpapalitan yan, nag-alternate. Basta good yung positive sentiment sa market,
majority ng stocks natin, especially kung maganda yung fundamentals, babalik at babalik po yung kanilang mga price action naman. So ganyan lang muna itong si ASN. Next natin si PHA. Gumalaw yata to. Gumalaw pala itong si PHA natin. So tingin tayo sa kanyang ano, stock info. Meron siyang 4.78%. So malaki na rin yan, di ba? So ang ating buyer is si Call. Ang dami, oh. Si Call, oh, 38%. And then yung seller natin sa kanya is 32% na CUL Financial naman. So meron ba tayong net foreign? Malit lang. 133,000 itong CPHA naman natin. Ayan. So technical muna ang usapan natin sa kanya. Kasi wala namang catalyst itong CPHA po natin sa ngayon. So ang nakita ko sa kanya, sideways lang muna. Kasi andito, nagtagal last time. Until such time siguro na either very good pa rin yung sentiment natin market para maka-breakout tayo sa 2.38 or meron siyang catalyst. Pero pag wala yung catalyst natin, super sideways muna yung tingin natin dito kay PHA naman natin. So yung MACD, makita mo, hindi rin naman masyadong gumagalaw itong si PHA po natin. Okay, so yun lang muna. And then si PNB, so hinahanap ko yung news. Meron ako nababasa-basa na sinasabi na matutuloy daw yung ano, listing ni by way of introduction ni PHC natin, kaya patuloy na umakyat itong si PNB naman natin. So grabe yung galawan niya, no? So kung medyo malakas yung loob mo, kumita ka na naman ngayon, di ba? So laki kasi ng ginalaw niya, eh. So for the past few days, 3 days, nag-gain po itong si PNB natin ng 31%. So tingnan po natin yung ano, ilang gain niya ngayon. Taas, oh. 10.5% naman. Ang net foreign natin sa kanya, lumalabas yung mga foreigners, oh, nagka-cash out, negative 28 million. Pero sa sobrang dami niya, ang dami pa rin sumalo ng mga local investors naman. So, si Call pa rin. Si Call yung buyer natin, pero si SB Equity, siya yung medyo nagbebenta sa ngayon kasi lakas, oh. Pero si Call, wala tayong masyadong call seller, so nagbubudega po yung ating mga call users naman sa kanya. So basag niya yung nilalagay-lagay natin na resistance last time. So ngayon, ito na yung pinakamalapit na resistance nitong CPNB natin. So sana ma-hit niya, no? Pero ilang araw na rin kasi, and then nasa overbought condition na. So be very careful na lang kung hindi ka pa nakasakay sa kanya, then tinatry mo sumakay. Kasi baka may pullback itong CPNB natin. Pero malay mo nga naman. Pero normally kasi pag nasa overbought, tapos hindi maganda yung trading environment, nagpo-pullback muna yung ating mga stocks. Pero kung umakyat, congrats dun sa mga kasama natin, di ba? Kasi ang ganda rin naman ng kanyang volume, eh. So pati MACD, bullish na bullish po yung lahat ng ating indicators. Pero tingin natin, ito yung pinakamalakas na resistance niya for the day or next day natin is around 31.29. And then yung support natin is nandito sa 28.5 peso level naman. Okay, so sana magtuloy pa ito si PNB natin. So kung matutuloy yung PHC niya, so mag-aala APBI yun, di ba? So yung mga nakaranas na kanyang multiple ceilings last time, or rather wala naman siyang ceiling kasi umabot siya ng halos more than 1,000 or 2,000% in one day, pinitik kasi. Kokonti lang kasi yung shares ni APBI. So ganun yung pwedeng mangyari kay PHC natin. Kaya nga nagkakaroon ng speculations, pati itong si PNB natin, gumaganda po yung galawan ng kanyang mga price action naman. Okay po, so yun yung sole reason bakit umakyat itong si PNB naman natin. So next natin si Ever. So ito din, wala din po ako nakita nyo sa kanya. So hopefully may alam yung kasama natin. And then ibulong na lang, i-post nyo lang po dyan sa baba ng ating comment section. Pero magbe-base na lang muna ako sa technical. So maganda po lahat ng pinapakita nitong si Ever natin. Natuloy yung kanyang MACD saka yung RSI direction naman. So ang ganda ng galaw niya, di ba? So laki ng volume, baka nga meron pa itong si Ever natin. So madali kasi pitikin itong si Ever natin, eh. So anyway, natin yung info niya. Tingnan natin kung ilan yung foreigners. Meron bang foreigners sa kanya? Meron, oh, 1 million, oh. So merong pumipitik ng foreigners dito kay Ever natin. So laki, oh. Nag-gain po siya ng 28%. So congrats po dun sa mga merong hawak sa kanya. Malakas yung loob na hawakan siya na may gain na. So tumaas pa po itong si Ever natin. At makita mo, ang pinaka-buyer sa seller is si Call. So, mga locals po yung titrade dito kay Ever naman natin sa kanya. Ayan. So, nasa resistance siya sa ngayon. Pero dahil maganda yung galaw niya, pwede rin, iingat mo ng konti kung bullish pa rin yung tingin mo sa kanya. So, siguro, most likely, ito yung next na resistance niya at 0.22. And then, pinaka-support natin, hanapin natin ng konti. Pwede rin siguro dito, no?
Pwede yan, pinaka-support mga 0.19 naman or siguro mga 0.18 na, no? Yung pinaka-support naman natin sa kanya. Ayan. So, yan na lang yung levels na tignan mo muna. Medyo exaggerated na yung galaw nitong si Ever natin tapos wala naman tayo masyadong catalyst sa kanya. So, tignan-tignan mo lang kung medyo huli ka nang pumasok kay Ever naman. Parang tama lang, no? Meron siyang, ano, meron siyang trend channel dito. So, strong resistance yung current location po nitong si Ever naman natin. So, nag-overbought na rin. At meron siyang momentum kasi pataas pa rin naman yung volume niya. Yun nga lang, medyo risky na siya sa ngayon kasi maganda yung galaw po nitong si Ever. Pero mali mo nga naman, ituloy nila kasi mayroon pong volume. Nandyan pa po karamihan ng ating mga traders naman. Okay, so congrats po sa inyo. Apollo, tingnan natin ang nangyari dito kay Apollo natin. So dito kayo to trade muna. Tingnan natin yung kanyang stock info. Buyer natin is si Call. Ang lakas ng selling, oh. 41%. So medyo meron tumulong sa kanya. Pero tingnan mo, hindi siya masyadong gumala, oh. Nag-close pa rin siya ng 0% naman. Ayan. So medyo wala sa ano, ah, wala sa momentum itong si APL natin. Kaya tingin natin sideways po na, no? Pasok pa rin ba sa ating trend lines? Pwede, gamitin mo yung ating MA20. So halos pasok siya dito sa dinodrawing natin na ascending triangle last time naman sa kanya. Or kung medyo stricto ka, sideways yung pwede mong tignan naman sa kanya with the resistance dito sa 0.24 level naman. So yung ating RSI is hindi naman siya bearish. Bearish ba? So RSI 48 pala. So bearish siya ng konti. Pero at least hindi naman bumabagsak yung ating price action naman sa kanya. So ganyan lang muna guys. Kung medyo optimistic ka, drawin mo siya ng ganito. And then makita mo is possible konso, nasa konso pa rin itong si APL natin. Pero kung medyo stricto ka, medyo basag siya kasi nagre-resist yung ating MA20 naman sa kanya. Ilagay ko na lang muna ng ganyan kasi wala namang masyadong significant na galawan dito kay APL naman. Plus yung isang mining natin na gainer of the day, itong si Bull, talagang breakout itong si Bull natin. So last time na shakeout ako dito, kalahati na shakeout ako sa kanya kasi ang lakas ng ano ng bagsak ng kanyang price action. Pero tingnan natin, baka mapagdagdag tayo sa kanya. So medyo maganda po yung galaw nitong si Bull naman natin. Yung nabasa ko disclosure, yung sabi ko sa inyo kanina, parang postpone yung kanyang annual stockholders meeting naman. So tingnan natin kung ano meron doon or kung ano yung magiging reaction ng ating mga traders. So maganda kasi yung kanyang technical, nag-breakout siya. So actually nasa resistance na pala siya, no? Currently nasa resistance siya, pero kung sakaling ma-break niya, mag-aabang-abang ka dito sa dito siguro 3.08 or 3 pesos yung next na resistance, and then support na natin yung breakout level natin at 2.56 level naman. So ang ganda ng ano, ang ganda ng RSI indicator ni Bull. So perfect yung ano, yung galaw niya. Ganun din po yung ating MACD formation naman sa kanya. So tingin tayo gaano kalaki yung ginalaw nitong si Bull. 13.36%. So, laki nga naman, no? Si Call ang bumili. Siya rin yung seller. So, mga retailers po yun nandito kay Bull naman natin sa ngayon. And so, mukhang meron pa, no? So, di ba sabi ko sa inyo, guys, karamihan ng mga nagliliparan pa rin naman bukod dun sa kina PNB sa kasi Ever is nandito pa rin naman sa mining sector natin. So, tingin natin, ganun pa din. At lalo silang magbe-benefit kapag gumanda po yung takbo ng ating PSEI kasi sila na yung nauna sa race natin, eh, di ba? So sumusunod lang sina mine, sina property, sina conglomerate, sina industrials. So yung mining sector pa rin natin yung mas gusto natin sa ngayon kasi nandito po yung sentiment ng ating market naman. So anyway, marami kasing oversold or medyo mababa na yung presyo doon sa ibang sectors. Kaya siguro doon muna nauna yung galawan ng ating price action for the day naman. Okay? So yun po yung ating mga review. So medyo nagbago ng konti yung ating sentiment. Although nandiyan pa rin yung pagka-bearish natin kasi 600 million pa rin po yung lumalabas ng ating foreigners. Pero hopefully bukas makita nila yung spike ng ating index at magbalikan po yung ating mga foreign investors naman. Okay po. So yun lang. Bago tayo mag-close ulit, as usual, plugging ulit tayo. So don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Pasadaan mo itong ating crypto channel kung nag-uumpisa ka pa lang sa kanya. Subscribe ka din dito guys yung ating Twitter account. And then abangan natin yung ano, yung K2Trade Asia. So manood din ako ng kanilang yung kanilang event. So baka makakuha tayo ng 25k. So abangan natin yan. And then follow mo ako dito sa aking mga social media, dito sa ating Facebook account na Palabi Trader Facebook page. And then yung Patreon is opening po natin is May 2. So tingnan mo po yan, baka makatulong ako sa inyong trading journey naman.
At yun lang, maraming salamat sa inyong panonood at pakinginig. Kita pa ulit tayo bukas.